Hello, hello sa mga kahabi natin dyan, sa mga idol natin dyan. Magandang araw sa inyong lahat. So mga kahabi dyan, mga idol, pag-uusapan na naman natin itong apat na to, itong 25 cents, 10 peso, 5 peso at saka itong piso. So bago ang lahat, pakilala muna natin yung ating unting channel. Like, subscribe, and hit the notification bell. So tara, let's go mga kahabi dyan, mga idol. So hawak nyo na ba to? Ito ay patungkol sa mga millennium coins. So sana may hawak na rin kayo ng mga ganito. Itong 2,000 sa 10 peso, 2,000 sa 5 peso, 2,000 sa, so itong 2,000 sa 25 or 25 cents at saka 2,000 sa piso or 1 peso, mga kahabi dyan, mga idol. Yan ay tinatawag na millennium coins. So habang tumatagal, nagkakaroon na ng mataas na value yung mga barya na binanggit natin, yung mga millennium coins. So sa millennium coins, dito sa non-magnetic na 2,000, mga kahabi dyan, mga idol, ito ay non-magnetic. So ang value ng 2,000, year 2,000 ngayon, sa record ng Numista is nasa 50 pesos. So yun ay basihan lamang natin yung presyohan na yun. So nakadepende pa rin yan sa inyo. Kung kayo ay may binibenta, depende pa rin yan sa negosasyon ninyo. Kung magkano mapagkasunduan nyo ng mga bibili or mga naghahanap na mga buyer, collector. So mga kahabi dyan, mga idol, pwedeng tataas pa dyan sa 50, pwedeng bumaba or mas tataas pa. Depende nga sa negosasyon ninyo yan, mga kahabi dyan, mga idol. So sa non-magnetic, ang susunod na may mataas na presyo sa record na nakita natin sa record ng Numista is itong 1998. So ito yung sumunod na may mataas na presyo na naka-record sa Numista. So ito ay nasa 49 pesos na ngayon. So ang pinag-uusapan natin dito, mga kahabi, mga idol dyan, is yung maganda ang kondisyon ng coin. So pag kayo nagko-collect, piliin nyo na siyempre yung magaganda ang kondisyon. So kasi yun ang malimit na hinahanap ng mga coin collector, yung maganda na yung kondisyon. Kasi ang presyo na yan is uncirculated. So yan ang presyohan ngayon sa 1998, nasa 49 pesos na siya sa record ng Numista. Ang sumunod naman dyan, ang pinakamataas sa non-magnetic na nakikita nating price is etong 1995. So yung ibang mga coin dyan is wala pang mga presyo. So pag karamihan kasi sa mga wala pang mga price sa record is matataas yun na yung value. So hindi naman lahat. So pag wala pang price, lalo pat yung mababa yung percentage, so kunti lang yung may tangan. So parang ibig sabihin nun is medyo mataas yung value. So ito mga kahabi dyan, mga idol, sa non-magnetic, sa nakikita nating prices na nasa record, ito yung pinakamataas. Ito ay may 53 pesos sa uncirculated. So maliban naman doon, dapat nyo ring hanapin yung mga error coin yan.
So, mas magandang error, mas rare na error yung makikita nyo, ibig sabihin, mas malaki yung value. As long as legit yung mga na-hunt natin na mga error, hindi siya man-made at hindi siya damaged coin. Ito ay isang die crack sa 1995. Yan ang hahanapin natin kung tayo ay nagko-collect yung mga error coin. Katulad nito, error coin sa 2000. So, ito ay struck through grease. Error. So, yan dapat ang hinahanap natin sa mga coins kung gusto natin na aangat pa yung value or mas mataas pa yung value. Itong 1998, so ito ay may 49 pesos na value sa uncirculated. So, dapat mas makinis pa dito. Dapat ang itatabi natin pag tayo nagko-collect yung makikinis na na coin or barya. So, ito yung mga millennium coin na tinatawag. Yung mga year 2000 na yan sa 5 piso at dito rin sa 10 piso mga kahabi. Ito ay tinatawag na millennium coin mga kahabi or millennium coins. So, mapunta naman tayo dito sa 25 cents or 25. So, ang value nito na nakarecord sa Numista sa ngayon, ito ay may 47 pesos sa uncirculated. Inuulit natin, yung mga presyo ng Numista na nakarecord is binabasihan lang natin yan mga kahabi. So, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung magkano niyo ibebenta, kung magkakasundo kayo sa mga naghahanap na buyer na bibili. Kasi ang Numista, hindi naman yan bumibili ng coin, mga kahabi, mga idol, or nagbebenta ng mga coin. So, sa non-magnetic na 25 cents, bukod dito sa year 2000, mga kahabi, na may 47 pesos na price uncirculated. So, habang tumatagal mga kahabi dyan, mga idol, pag kayo nakapagtabi na ng mga coin, pataas ng pataas yung mga value niyan, mga kahabi. So, dapat nyong itabi yung mga coin na alam natin na may value na. So, pangalawa dyan, sa year 2000 na medyo mataas na rin ang value, is itong 1995. So, yung 1995 na hawak natin is hindi maganda ang kondisyon. So, dapat mas maganda pa dito ang kondisyon. So, may hawak tayo 1995. So, hindi na natin mahanap kung saan natin na ilagay. So, eto na lang muna yung gagawin nating sample. So, hindi maganda ang kondisyon niya kasi may mga stain na siya dyan, mga mansa-mansa. So, dapat makinis ang kinokolekta natin. So, sa 1995, mga kahabi, mga idol, ang price nito ngayon is nasa 53 pesos. Yun ang nasa record. Pwedeng tumaas pa dyan, pwedeng bumaba. Nasa negosasyon nyo pa rin yan ng mga buyer na bibili or naghahanap. So, sa record, ito yung pinaka may mataas na value maliban sa hard to find nito na 2006, 2005, 2008. So, yung iba nito is wala pang mga record. So, ang etong pinapakita lang natin mga kahabi, ito yung may mga record price na. So, sa nakikita natin, itong 1997, ito yung
may pinakamataas na presyo sa 25 cents na non-magnetic. Ito naman yung 2003. So, sa 2003 mga kahabi dyan, mga idol, ang dapat yung hanapin is yung magnetic nito. Ito ay hindi magnetic. Ang hahanapin natin sa year 2003 na 25 cents is yung magnetic nito. So, yun lang muna. Mga kahabi dyan, mga idol. Salamat sa panonood. At God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Like. Subscribe. And hit the notification bell.